Kamusta mga ka-channel? I hope everyone's safe and well. Ako po si Shasha at sa channel pong ito, aking ibinabahagi ang ilang mga crime stories na naganap hindi lamang dito sa Pilipinas, maging sa ibang sulok ng mundo. Kaunting kahilingan lamang po, kung inyong magugustuhan ang inyong maririnig, huwag pong kalimutang i-click ang subscribe button, i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Saranghe! Gaano mo kamahal ang iyong mga anak? Ano ang kaya mong isakripisyo para magkaroon sila ng maayos na buhay at masayang pamilya? Si Beata ay isang ina na walang hangad kundi ang mapabuti ang kanyang dalawang anak. Ngunit ginamit ito ng Estado at ng mga taong mapanglamang upang masira ang kanilang pamilya. Ano nga ba ang totoong nangyari sa kasong ito at sino ang totoong may pagkakasala? Samahan niyo ako at ating balikan ang kaso ng Kowalski family. Si Beata Zurowski ay ipinanganak sa Poland noong February 24, 1973. Pumunta ang kanyang pamilya sa Estados Unidos nang 16 years old pa lamang siya para sa mas magandang edukasyon at pamumuhay. Nagtapos si Beata ng high school sa Chicago, ngunit noong una ay maraming nagsasabi sa kanya na wala siyang mararating dahil hindi siya magaling mag-Ingles. Hindi nakinig si Beata sa mga kritisismong iyon at pinagbuti niya ang kanyang pag-aaral kaya't kalaunan ay nakakuha siya ng nursing degree at naging isang ganap na registered nurse sa Amerika. Nagtrabaho siya bilang isang nurse sa cardiac cath lab sa Loyola University Medical Center. Hindi naman nagtagal ay nakilala niya si Jack Kowalski na isa namang bumbero ng panahong iyon. Instantly, nahulog kaagad si Jack kay Beata, sa taglay nitong magagandang mata at overall na maganda nitong pagkatao. Para kay Jack, si Beata ay isang mahika, isang biyaya mula sa Diyos na may kapal at unang beses pa lang niyang nakita si Beata, alam na niya sa sarili niya na siya ang para sa kanya. Mabilis silang nagkapalagayan ng loob, nag-date at kalaunan ay nauwi sa kasalan. Masayang-masaya ang mag-asawa dahil maganda ang takbo ng kanilang pagsasama. Medyo nahirapang magkaanak ang dalawa ng una, ngunit dahil pangarap ni Beata na maging ina, hindi tumigil ang mag-asawa. Hindi nagtagal, natanggap nila ang isang napakagandang biyaya mula sa Panginoon. Dumating ang kanilang panganay na anak na si Maya noong 2005. Alam ni Jack na magiging isang mabuting ina si Beata. Makalipas naman ang dalawang taon, ipinanganak ni Beata ang kanilang bunsong anak na si Kyle. Maganda ang itinatakbo ng kanilang buhay kaya't kontento si Beata. Perfect life, ika nga. Healthy ang kanyang mga anak, maayos ang trabaho nilang mag-asawa at higit sa lahat ay meron siyang mapagmahal na asawa. Sinigurado na mag-asawang Kowalski na maibibigay nila lahat ng pangangailangan ng kanilang dalawang anak. Mapadamit, pagkain, laruan, edukasyon at higit sa lahat ay pagmamahal. In-enroll din nila mga anak sa international school at pinasali sa mga piano lessons. Dinocument ni Beata lahat ng mga milestone ng kanyang mga anak sa kanyang diary para paglaki ng mga ito ay meron siyang babalik ang alaala ng kanyang mga anak. Taong 2015, nagkaroon ng bagong trabaho si Beata bilang isang infusion nurse. Si Jack naman ay nag-retire na rin ng panahong iyon sa pagiging bumbero kaya't nagkaroon ito ng mas maraming oras para sa kanilang mga anak. Ngunit ng parehas na taon din ay nagkasakit si Maya. Nakaramdam ito ng matinding pananakit ng bisig, binti at paa. Nakaramdam din si Maya ng matinding pagkapagod at halos hindi na ito makagalaw. Akala ni Beata nung una ay dahil lamang ito sa asma ng anak, ngunit habang tumatagal ay lalong lumalala ang sitwasyon ni Maya. Hindi na ito makahinga at tumitindi na rin ang pag-ubo ng bata. Nagkaroon ito ng respiratory infection, matinding pananakit ng ulo at lumabo na rin ang mga mata. Naging masyadong sensitibo rin ang pakiramdam ni Maya. Kapag may madadampi sa kanyang balat ay para siyang hinihiwa. Nabaliko na rin ang paa ng bata kaya tuluyan na itong hindi nakalakad. Dinala ng mag-asawang Kowalski ang kanilang anak sa iba't ibang doktor, ngunit walang makapagsabi kung ano ang sakit ni Maya. Dinocument nila lahat ng pagbisita nila sa mga doktor at kung ano ang naging resulta ng bawat test na isinagawa kay Maya. Ngunit bilang mga magulang, handa si Jack at si Beata na gawin ang lahat upang gumaling ang kanilang anak.
Hindi tumigil sa pagsasaliksik si Beata at matapos ang tatlong buwan ay natagpuan niya si Dr. Kirkpatrick Anthony. Sumailali muli sa mga tests si Maya at doon napagtanto ng doktor na si Maya ay mayroong CRPS o Complex Regional Pain Syndrome. Base sa eksplanasyon ng doktor, ang CRPS ay isang sakit kung saan nakakaramdam ang isang pasyente ng matinding pananakit ng katawan. For example, kapag nagkaroon ka ng sugat, sa unang araw ng pagkakaroon ng sugat ay expected na mananakit ito, ngunit sa pagdaan ng araw ay unti-unti itong hihilom at mawawala na ang pananakit. Para sa mga taong may CRPS, kabaligtaran ang nangyayari. Habang tumatagal ang sugat ay lalo itong sumasakit at hindi ito naghihilom. Base din sa mga pag-aaral, malimit na mga bata ang tinatamaan ng sakit na ito, edad 9 to 11 years old at kalimitan ay mga batang babae. Ang kadalasang symptoms ng sakit na ito ay yung burning sensation sa balat na kahit pinakamagaan haplos ay tila humihiwa sa kanilang balat. Ang sakit na CRPS ay unang lumabas noong 1990s, ngunit marami pa ring hindi aware sa sakit na ito. At dahil nga dito, karamihan ng mga pasyenteng may CRPS ay sinasabing may sakit sa pag-iisip at lahat ng nararamdaman nila ay ini-imagine lamang nila. Dahil sa tindi ng symptoms ni Maya, alam ni Dr. Kirkpatrick na advanced CRPS ang dumapo sa bata at kailangan nilang kumilos ng mabilis para makontrol nila iyon. Ayon kay Dr. Kirkpatrick, tanging ang gamot na ketamine ang makakapagpagaling kay Maya. Ang ketamine ay isang general anesthetic. Minsan ay pinaprescribe din ito ng mga doktor for off-label use para sa mga taong may depresyon. Ngunit kung mali ang paggamit ng gamot na ito, maaari itong magdulot ng short memory loss, pagkahimatay at pagkangimay ng buong katawan, kaya't maraming mga masasamang loob ang ginagamit ito bilang isang date rape drug. Ayon kay Dr. Kirkpatrick, mahusay ang gamot na ketamine para sa mga pasyenteng may CRPS dahil ini-stimulate nito ang utak ng pasyente at parang nire-reset nito ang lahat. Pinapataas nito ang blood pressure pati na rin ang blood circulation ng pasyente kaya't positibo siya na mapapagaling nito si Maya. Discuss ng doktor ang positive at negative effect ng paggamit ng ketamine sa bata at pumayag naman ang mag-asawa. Ayon sa doktor, kapag hindi naagapan ng sakit, Maya will die a slow, painful death. Handa silang gawin lahat upang gumaling ang kanilang anak. Una nilang tinry ang outpatient procedure. Nagsimula sila sa mababang dosage ngunit hindi ito umepekto. Doon na diniscuss ni Dr. Kirkpatrick ang idea ng ketamine coma procedure. Isa itong procedure kung saan patutulugin ang pasyente ng 5 araw habang iniinjekan ng 50 times ng dosage na required sa pasyente. Ngunit ayon sa doktor, ang procedure na ito ay available lamang sa isang ospital sa Mexico. Kahit stress at pagod na ang mag-asawa ay hindi sila pinanghinaan ng loob. Handa silang gawin ang lahat para kay Maya, kaya't noong November 2015, lumipad ang pamilya papuntang Monterrey, Mexico para sa ketamine coma procedure ni Maya. Matapos ang 5 araw na coma, mirakulong gumaling lahat ng sakit na nararamdaman ni Maya. Wala na rin ang pananakit ng katawan, pati na rin ang mga breathing issues ng bata. Unti-unti na rin itong naigalaw ang kanyang kamay at nakalakad na ulit si Maya. Masayang umuwi ang kanilang pamilya sa kanilang bahay at unti-unting bumalik sa normal ang kanilang buhay. Nais nilang maipagpatuloy ang mga follow-up check-up ni Maya kay Dr. Kirkpatrick, ngunit masyado itong mahal at hindi na nila kaya pang magbayad, kaya't nirefer sila ng doktor sa kanyang kaibigan na si Dr. Hannah na nakabase din sa Florida. Ngunit makalipas ang 1 taon, October 7, 2016, bumalik ang sakit ni Maya. This time ay mas malala. Pananakit ng tiyan, naguhumiyaw ito sa sakit at nagsusumamo ng tulong. Nang araw na iyon ay nasa trabaho si Beata kaya't si Jack lamang ang kasama ng anak sa kanilang bahay. Tinawagan ni Jack ang asawa upang sabihin na dadalhin niya ito sa ospital dahil sobrang nahihirapan na si Maya. Tumulak si Jack papuntang John Hopkins All Children's Hospital at pagdating doon, ipiniliwanag ni Jack sa mga medical staff kung ano ang sakit na mayroon si Maya, ngunit wala ni isa sa mga nurse at doktor ang may alam kung ano ang CRPS. Tinawagang muli ni Jack si Beata para mai-explain nito ang sitwasyon ng anak sa mga doktor. Mabilis at detalyadong in-explain ni Beata ang sakit ng anak mula sa symptoms, test, diagnosis, prescription ng doktor kay Maya.
idinagdag din ni Beata na naltroxin at ketamine ang mga gamot na iniinom ng bata. Ngunit hindi ito na-appreciate ng mga doktor at mga nurse na kanyang nakausap. Pakiramdam nila ay inuutusan sila ni Beata at parang masyado itong obses sa pagpapainom ng matapang na gamot na ketamine sa kanyang anak. Lumipas ang ilang sandali ay dumating na nga si Beata sa ospital at dito na lalong na-offend ang mga tao sa ospital sa kanya. Masyado di umano itong demanding, ngunit ganoon lamang naman si Beata dahil walang makaintindi sa ospital na iyon kung ano ang nangyayari sa kanyang anak. Ipinakita niya ang mga medical records ni Maya, mga prescription at taon ang ginugol ni Beata upang matukoy kung ano ang sakit ng kanyang anak kaya't alam niya kung ano ang kailangan ni Maya. Maaaring mukha siyang demanding at obsessed, ngunit ginawa lamang niya iyon para mabilis silang gumalaw at makapagdesisyon. Ngunit hindi nakinig sa kanya ang mga doktor at mga nurse. Hindi sila sang-ayon sa sinasabi ni Beata dahil ayon sa kanila, maraming risk na pwedeng mangyari kung bibigyan nila ng ketamine si Maya. Risk of respiratory failure, atake sa puso at maaari itong ikamatay ng bata. Pakiramdam ng mga medical staff sa ospital ay hindi iyon mahalaga kay Beata. Lumipas ang ilang oras at dahil sa pagpipilit ni Beata, naipasok din si Maya sa pambatang ICU at sinimulang bigyan ng low-dose ketamine. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ito umepekto kay Maya. Alam ni Beata na mangyayari iyon dahil nangyari na ito noon kay Dr. Kirkpatrick. Mataas na dosage ng ketamine ang kailangan ni Maya at muli niyang sinabi iyon sa medical staff ng ospital, ngunit hindi sila pumayag. Dahil hindi makuha ni Beata ang kanyang gusto at walang makaintindi sa kanila sa ospital na iyon, nagdesisyon ang mag-asawang Kowalski na ilipat ang anak sa ibang ospital na makakapagbigay ng sapat na gamot sa kanyang anak. Dito na nakaramdam ng takot ang mga medical staff ng ospital. Pakiramdam nila ay hindi safe si Maya, na maaari itong ma-overdose at mamatay kung papayagan nila itong umalis ng ospital. Dito na rin sila naghinala na isa itong kaso ng child abuse, kaya't inireport nila ang mag-asawang Kowalski sa Child Protection Services. Inabisuhan din nila ang mag-asawa na hindi nila pwedeng ilabas ng ospital si Maya at kung magpipilit sila ay tatawag sila ng security upang bitbitin sila palabas ng ospital. Bilang isang medical facility, ang ospital ay may responsibilidad at authority na mag-report ng kaso ng child abuse kung sa palagay nila ang isang bata ay naaabuso. Gulat na gulat, ngunit walang nagawa ang mag-asawa kundi maghintay ng mga susunod na instruction mula sa ospital. Makalipas ang isang araw, dumating si Dr. Sally Smith sa kwarto ni Maya. Si Dr. Sally Smith ay ang medical director ng Child Protection Team sa Pinellas County kung saan matatagpuan ang John Hopkins All Children's Hospital. Siya ang humahawak ng lahat ng kaso ng pang-aabuso sa mga bata sa lugar na iyon at dahil itinimbre na nga ng medical staff sa kanya ang kaso, naroroon siya upang ma-interview ang mag-asawa at kumpirmahin kung si Maya nga ba ay nasa panganib. Hindi ito formal na nagpakilala kaya't akala ni Jack ay isa lamang ito sa mga doktor na nagtatrabaho sa ospital. Dito na nagsimulang magtanong ng mga impormasyon si Dr. Smith tungkol sa kung ano ang sakit ni Maya, sino ang dati nitong doktor at ano ang mga dating gamot na iniinom ni Maya. Isinalaysay ni Jack ang history ng gamutan ng kanyang anak at dito na nga kinwestiyon ni Dr. Sally kung bakit sila pumayag na bigyan si Maya ng mataas na dosage na ketamine. Magalang namang sumagot si Jack at sinabing ito ang prescription ng kanyang doktor at ito nga ang nakapagpabago ng kondisyon ni Maya ng halos isang taon. Hindi maganda ang tanggap ni Dr. Sally nang malaman nito na 1,000 mg per day ang prescription ng doktor kay Maya. Para sa kanya, masyado itong mataas para sa isang bata. Dito na nga sinabi ni Dr. Smith kay Jack na marami na siyang kasong nahawakan na halos parehas ng kaso ni Maya kung saan ang mga magulang ng bata ay mayroong Munchausen by proxy. Ang Munchausen by proxy ay isang form of child abuse kung saan ang guardian o magulang ng bata ay nagbibigay ng maling symptoms na parang pinapalala nila ang sakit para mabigyan ng mataas na dosage ng gamot ang pasyente. Isa itong mental health problem at kalimitan ay mga bata ang nagsasuffer dahil sa kapabayaan ng mga magulang. Parang pinapahiwatig ni Dr. Smith kay Jack na hindi siya naniniwala na may CRPS si Maya at gawa-gawa lamang nilang mag-asawa ang lahat. 10 minuto ang itinagal ng interview at pagkatapos ay lumabas na ng kwarto si Dr. Smith.
Para kay Dr. Smith, si Biyata ang banta sa buhay ni Maya dahil ito ang palaging nagpupumilit na bigyan ng ketamine ang bata at kailangang mailayo si Maya sa kanyang ina sa lalong madaling panahon dahil kung hindi ay maaari itong mamatay. Umalis ng kwarto si Dr. Sally at pumasok naman si Nurse Catherine Biddy sa kwarto ni Maya. Si Nurse Biddy ay isang social worker na na-assign na magbantay at mag-monitor kay Maya. Doon na sinabi ni Nurse Biddy kay Jack na kailangan na niyang umalis ng ospital dahil under state custody na ang kanilang anak. Laglag ang balikat at walang nagawa si Jack kundi magpaalam kay Maya at umalis ng ospital. Takot na takot si Jack habang papauwi dahil ang ibig sabihin noon ay maaring hindi na nila makita pa si Maya. Hindi maintindihan ni Jack kung anong nangyayari pero wala siyang magawa. Simula ng araw na iyon, naging bantay sarado lahat ng galaw ni Maya, pati na rin ang mga phone conversation nito sa kanyang ama at ina. Hindi naging komportable dito si Beata kaya't ginugil niya ang pangalang Catherine Biddy. Dito nila nalaman na si Catherine Biddy pala ay naaresto na dahil sa kasong child abuse ilang taon na ang nakakaraan. Sobra ang galit na naramdaman ni Beata dahil nandoon siya na inaakusahan siya ng child abuse sa sarili niyang anak, samantalang pumapayag ang ospital at ang state na alagaan ang isang tao na may kaso na ng pang-aabuso si Maya. Gusto niyang alisin ang anak sa sitwasyong iyon, ngunit wala siyang magawa. Dumaan ang ilang araw at doon na dumating ang balita sa mag-asawang Kowalski. Inakusuhan ng state si Biyata of over-medicating Maya. Namula sa isang simpleng check-up ay nag-escalate ang sitwasyon sa isang kaso ng pang-aabuso. Ayon sa kanila ay hindi nagsasabi ng totoo si Maya, na sinasabi lamang ni Maya na may sakit siya dahil sa utos ng kanyang ina. Doon na nagdesisyon si Jack na kumuha ng abogado. Alam niya sa sarili niya na matinding problema ang kinakaharap nilang mag-asawa. Simula ng araw na iyon ay pinagbawalan muna sila ng ospital na makita si Maya. October 2016, kinuha ng mag-asawa si Attorney Deborah Salisbury upang humawak sa kanilang kaso. Unang pagkikita pa lang nila, sobrang na-impress na ang abogada kay Beata. Alam nito lahat ng detalye ng sakit ni Maya mula sa mga symptoms, sa actual na nararamdaman ng bata, mga ospital na kanilang pinuntahan, at mga test na isinagawa kay Maya at mga gamot na pinapainom sa kanya. Kompleto din ito ng mga dokumentos at notes, pati calls at video recordings ng bawat tawag at pagbisita nila sa mga doktor at ospital. Hindi maintindihan ni Biyata kung bakit ginagawa ng Department of Children and Family sa kanilang pamilya iyon dahil ang gusto lamang naman niya ay gumaling at malapatan ng tamang gamot si Maya. Doon na in-explain ng abogado sa mag-asawang Kowalski ang sitwasyon na ang mga ganong kaso ay very common sa Florida. Ayon din sa kanya, ang mga Child Protective Service Investigators katulad ni Dr. Sally Smith ay talagang may kapangyarihan na mag-alis ng mga batang naaabuso mula sa kanyang pamilya. Sa Florida, ang child welfare system ay privatized, kaya't si Dr. Sally Smith ay empleyado ng Suncoast Center. Ang center na ito ang nag-a-assist ng mga investigasyon na umiikot sa mga child abuse cases sa Pinellas County kung saan nakatayo ang John Hopkins All Children's Hospital. Ayon sa abogado noong 1970s, ang tanging hinahawakang kaso ng child welfare services ay mga kaso ng mga batang nabubugbog at mga sexually abused cases. Ngunit nang dumaan ang panahon, nagkaroon ng mga bagong kaso katulad ng ibinibintang kay Biyata. Mga magulang na ang layunin ay i-overdose ang kanilang mga anak sa pamamagitan ng mga procedures na available sa ospital. Ginagawa ito ng mga tao o mga magulang na may mental issues upang masatisfy ang kanilang addiction sa medical procedures. Ayon kay Attorney Salisbury, may pagka-direct at agresibo itong si Biyata na maaaring naka-offend sa mga medical staff ng ospital kaya't hindi naging maganda ang pagtanggap nila sa kaso ni Maya at doon nagsimula ang problema sa pagitan ng Kowalski family at John Hopkins All Children Hospital staff. Nalaman din ni Dr. Kirkpatrick na iniimbestigahan ni Dr. Sally Smith ang kaso ni Maya kaya't agad niya itong tinawagan. In-explain ni Dr. Kirkpatrick ang sakit ni Maya at nagpresenta din siya ng mga objective evidence bilang patunay. Ayon din kay Dr. Kirkpatrick, kung ipagpapatuloy ni Dr. Smith ang kaso ay malalagay sa pahamak si Maya at magdudulot iyon ng lamat sa pamilya Kowalski. Idinagdag din ni Dr. Hannah na iba't iba ang kaso ng bawat pasyente.
May mga pasyente na natotolerate ang mataas na dosage ng ketamine at isa sa mga iyon si Maya. Kailangan ng katawan ni Maya ng 1,000 mg ng ketamine every 4 hours. Ngunit sa kabila ng paliwanag na ito ng mga doktor ni Maya ay hindi pa rin nakinig si Dr. Smith. Inilabas nito ang kanyang report paukol sa kaso at wala ni isa sa mga documents na binigay nila ang isinama ni Dr. Smith sa kanyang report. Habang nasa state custody naman si Maya, pinagbawalan ang mag-asawang makita ang kanilang anak habang gumugulong ang imbestigasyon. Kailangan nilang hintayin matapos ang court hearing at saka pa lamang nila malalaman kung pwede na nilang makausap si Maya. Ilang beses tinangkang tumawag ni Beata sa ospital ngunit bigo siyang makausap ang kanyang anak. Dumating na rin sa punto na palagi nang nag-aaway ang mag-asawa. Ayaw ni Jack na lumala ang sitwasyon kaya't palagi niyang binabawalang tumawag si Beata sa ospital ngunit dahil sa sobrang pag-aalala ay hindi nakikinig si Beata. Ayaw ni Jack na masira ang kanilang pamilya pero kung hindi makikinig si Beata ay lalong lalala ang sitwasyon. Ramdam ni Jack na unti-unting nasisira ang kanilang pamilya ngunit wala siyang magawa. Dumating ang araw ng shelter phase. Ito ang araw kung saan magdidesisyon ang judge kung saan mamamalagi si Maya. Sa hearing na ito, nagdesisyon ang judge na hindi na maaari pang makausap ni Beata ang kanyang anak na si Maya. Nagdesisyon din ang korte na isailalim si Maya sa child protection custody sa John Hopkins All Children's Hospital na ang ibig sabihin ay hindi pa rin makakauwi si Maya at hindi nila alam kung kailan nila ito muling makikita at makakausap. Hindi kinaya ni Beata ang desisyon ng korte kaya't nahimatay ito at nawala ng malay sa loob ng courtroom. Inutusan din ng korte si Beata na magpa-consult sa espesyalista dahil maaaring meron itong Munchausen syndrome by proxy. Sa ospital naman, sinunod ng mga medical staff ang desisyon ng korte. Hindi nila pinalabas si Maya ng ospital at lahat ng mga gamot nito ay pinalitan dahil ayon sa korte, maaaring totoo na hindi malala ang sakit ni Maya. Sumunod naman si Beata at lumabas sa test na walang Munchausen syndrome si Beata ngunit meron itong adjustment disorder with depressed mood dahil nga sa pagkakawalay sa kanyang anak. Nakadagdag din sa depresyon ni Beata ang sitwasyon na parang inaatake sila ng sistema at ng gobyerno. Ayon sa kanilang abogado, walang pakialam ang korte sa mga ebidensya sa mga ganitong klase ng kaso. Basta may nakikita silang probable cause na ang bata ay nasa panganib, ay gagawin nila ang lahat upang maialis ang bata sa kustodiya ng kanilang mga magulang. Ang tanging paraan upang mabawi nila ang kanilang anak ay sumunod sa ipinag-uutos sa kanila ng korte. Kailangan nilang patunayan sa korte na hindi na nila bibigyan ng ketamine si Maya. Hindi ito matanggap ni Beata dahil sa isip niya ay gusto lamang naman niyang gumaling si Maya. Sa ospital naman, habang nasa state custody si Maya, hindi alam ng bata kung ano nangyayari. Bakit ilang linggo na niyang hindi nakikita ang kanyang ama't ina? Sobrang lungkot dahil masyadong malapit si Maya sa kanyang mga magulang, lalong-lalo na sa kanyang ina. Litong-lito ang bata dahil every time na gusto niyang tawagan ang kanyang ina ay pinagbabawalan siya ng mga staff ng ospital. Ayon din sa salaysay ni Maya, habang nasa pangangalaga siya ni Nurse Biddy, sinabi sa kanya nito na mapupunta siya sa isang foster home at hindi na niya kailanman makakasama ang kanyang pamilya. Sinabi rin di umano ng nurse sa kanya na ang kanyang ina ay nasa isang mental institution dahil ito ay nababaliw na. Dinagdag pa ni Nurse Kathy na aampunin siya nito para magkaroon siya ng pamilya. Takot ang naramdaman ng bata nang sabihin iyon ng nurse sa kanya. Gulong-gulo ang isip ng bata dahil hindi niya alam kung bakit hindi siya pwedeng umuwi at bakit hindi niya pwedeng makita ang kanyang mga magulang. Hindi niya nakasama ang kanyang pamilya ng Halloween, Thanksgiving at ng kanyang birthday at hindi ito nakatulong sa pagpapagaling ng bata. Nalaman din ng bata na hindi nakakarating sa kanya ang mga sulat ng kanyang ina dahil hinaharang ito ni Kathy at ng mga nurse. Makalipas ang ilang araw, in-interview ng detective na si Stephanie Graham si Jack tungkol sa kaso. Akala ni Jack ay isa lamang itong normal na interview, ngunit ang hindi niya alam ay may criminal case na palang niluluto ang mga ito laban kay Beata. Tinanong ng detective si Jack kung may tendency bang magpanggap si Maya na may sakit upang makakuha ng atensyon mula sa kanyang ina at mariin naman itong pinabulaanan ni Jack. Sinabi ni Jack na kilala niya ang kanyang misis at ang kanilang mga anak ang mundo ni Beata. Hinding-hindi gagawa si Beata ng kahit na anong bagay na makakasakit sa mga ito.
Tinanong din ng detective kung mahal niya si Beata at agad itong sumagot na si Beata ang kanyang mundo. Dito na tinanong ng detective si Jack na kung papalabasin ba ng korte si Maya ng ospital at ipag-uutos na hindi maaaring makita ni Beata si Maya ay susunod ba siya at mabilis itong sumagot ng oo. Indikasyon na kailangang mawala ni Beata sa buhay nilang mag-aama upang makalabas si Maya ng ospital. Parang isang paghihimo kay Jack na kailangan niyang isuplong si Beata upang makuha pabalik si Maya. Lumong-lumo si Jack na umuwi sa kanilang bahay. Sinabi niya kay Beata kung ano ang nangyari at naturally, hindi ito nagustuhan ni Beata. She felt betrayed and alone. Na kailangan niyang mawala sa buhay ng kanyang mag-aama para muli silang maging masaya at muling magkasama. Sa ospital naman, hindi alam ng batang si Maya kung paano makakatulong sa sitwasyon ng kanilang pamilya kaya't minabuti niyang sumulat sa judge na humahawak ng kanilang kaso. Una, nagpasalamat ito sa judge sa oras na kanyang inilaan sa paghawak ng kanilang kaso. Sinulat ni Maya na gusto na niyang umuwi sa kanilang bahay dahil miss na niya ang kanyang pamilya. Hiniling ng bata na sana'y makauwi na siya at ibigay na lamang iyon ng judge sa kanya bilang papasko. Ngunit ang pagsusumamang iyon ng bata ay walang naging sagot mula sa judge. Mid-December 2016, na-schedule ang unang hearing sa kaso. Ipinakita ang mga ebidensya ngunit patuloy na pinanigan ng korte ang mga medical staff ng John Hopkins Hospital at si Dr. Sally Smith. Habang nasa hearing, humingi ang kampo ni Beata ng pahintulot na mayakap niya ang kanyang anak kahit isang beses lamang ngunit hindi sila napagbigyan. Not today, ang sagot ng judge. Hindi maipaliwanag kung ano ang nararamdaman ni Beata ng puntong iyon, ngunit kita sa mukha nito na parang handa na itong sumuko. Gumuho ang mundo ni Beata dahil miss na niya ang kanyang anak. Matapos ang hearing ay umuwi na si Jack at Beata sa kanilang bahay at nang araw ding iyon, nag-imbita ang kapitbahay nila sa isang birthday party. Binalot ni Beata ang mga regalo ngunit sinabi niya kay Jack na hindi na lang siya sasama dahil masakit ang kanyang ulo. Ayos lamang naman iyon kay Jack kaya tumulak ang mag-ama papunta sa bahay ng kanilang kapitbahay. Nagtagal sila doon ng ilang oras at nang matapos ang party ay umuwi na ang mag-ama. Madilim sa loob ng bahay nang dumating sila at dahil alam ni Jack na masakit ang ulo ni Beata, sa isip niya ay nasa kwarto ito at natutulog. Umupo sila ng couch at nanood ng TV. Sumapit naman ang gabi at dumating ang kapatid ni Beata na si Peter. Naglakad-lakad ito sa bahay at napadpad ito sa may grahe. Biglang may narinig si Jack na isang napakalakas na sigaw. Hinding-hindi malilimutan ni Jack ang mga sandaling iyon. Namutla siya at napako sa kanyang kinauupuan dahil alam niya sa puso niya na merong malaking problema. Tumakbo si Jack papunta sa grahe at doon ay nakita nilang nakabiti na si Beata. Malamig na ang katawan nito at wala na itong buhay. Hinarangan ni Jack ang kanyang bunsong anak na makapasok sa grahe upang hindi niya makita ang sitwasyon ng kanyang ina. Kahit wala pa sa sarili, tumawag agad si Jack ng 911 upang humingi ng saklolo ngunit huli na ang lahat para kay Beata. Dahil sa patong-patong na problema, hindi na kinaya pa ni Beata na magpatuloy. Ang hindi pagpayag ng judge na mayakap niya ang kanyang anak ang huling hibla ng pag-asa na natitira kay Beata ngunit ipinagkait ito ng judge sa kanya. Masakit man sa kanyang kalooban ngunit iyon ang tanging solusyon na nakita ni Beata upang maibalik ang lahat sa normal, ang mawala siya sa buhay ng kanyang pamilya. Bago nagdesisyon si Beata na kitlin ang kanyang buhay, nag-iwan ito ng isang mahabang sulat para sa judge. Sinabi niya sa sulat na kailangan na nilang ibalik si Maya kay Jack. Sinira di umano ng sistema ang kanilang pamilya. Idinagdag din ni Beata na ngayon na wala na siya sa buhay ng kanyang mag-aama ay wala nang banta pa sa buhay ni Maya. Ang kanyang huling habilin sa sulat ay please alagaan niyo si Maya at Kyle at ipaalala niyo sa kanila kung gaano ko sila kamahal araw-araw. Humingi din siya ng paumanhin sa lahat ng kanyang naiwan, ngunit kailangan niyang gawin iyon upang masiguro ang kaligtasan ni Maya. Humingi siya ng tawa dahil hindi na niya kayang mabuhay sa ganoong sitwasyon na tinatrato siya ng lahat na parang isang kriminal. Kumalat ang balita sa kanilang lugar at hindi makapaniwala ang lahat sa nangyari. Pinayagan ng ospital at ng korte na makapunta si Maya sa funeral ng kanyang ina, ngunit wala na ang mga yakap na sasalubong sa kanya.
Isang malamig na bangkay na ang kanyang ina. Lumipas sa mga araw, ngunit naroon pa rin ang sakit ng pagkawala ni Beata. Kahit pagod na si Jack ay kailangan niyang magpatuloy para sa kanyang dalawang anak. Pinagpatuloy niya ang gamutan ni Maya at pinayagan na siya ng korte na dalhin si Maya sa isang espesyalista sa Rhode Island na si Dr. Chopra. Muli, kinumpirma ng bagong doktor na meron ngang CRPS si Maya at ipinasa ni Dr. Chopra ang kanyang report sa korte. Matapos iyon, pinayagan na ng korte at ng ospital na makalabas si Maya at makabalik sa kustodiya ng kanyang ama. Sa wakas, nakabalik na si Maya sa kanilang bahay, ngunit hindi na kailanman makakabalik ang kanilang ina. Masayang masaya ang buong komunidad dahil sa pagkaka-release ni Maya. Inulan siya ng yakap at mga halik ng kanyang mga kapitbahay, ngunit sa kabila ng lahat, hindi na magiging normal pa ang lahat para sa Kowalski family. Taong 2018, ipinagpatuloy ni Jack ang laban ng kanyang pamilya. Kinasuhan niya ang John Hopkins All Children's Hospital, Suncoast, Dr. Sally Smith at Nurse Catherine B.D. Kinasuhan niya ang mga ito ng false reporting of child abuse, false imprisonment, battery, medical malpractice, emotional distress at malicious prosecution. Nagsampa rin siya ng additional na negligent in hiring case laban sa ospital sa pag-hire kay Nurse Biddy sa kabila ng nakaraang kaso nito ng child abuse. Ayon sa abogado ng mga Kowalski, ang buong pamilya ay mangangailangan ng medical care at therapy buong buhay nila at ang mga nangyari ay nagdulot ng irreparable effect sa kanila. Humingi ang Kowalski family ng $55 million in compensatory damages at $165 million in punitive damages. Ngunit hindi pa rin naging madali ang lahat para sa pamilya Kowalski. Dumaan ang mga taon ngunit walang pag-usad sa mga kasong isinampa nila. Unti-unti na silang nawawalan ng pag-asa dahil parang walang pumapanig sa kanila. Ang mga court hearings ay palaging napopospon at walang kasiguraduhan kung kailan ito matutuloy. 5 taon matapos maisampa ang kaso ay dininig ng Panginoon ang panalangin ng Kowalski family. September 2023, nagsimula na ang trial sa kaso. Ipinresinta nila sa korte lahat ng nakalap na ebidensya, lahat ng mga notes at documents ni Beata, maging mga diagnosis ng doktor ni Maya na magpapatunay na siya ay may CRPS. Ipinakita rin ang mga CCTV sa ospital kung saan makikita ang paglala ng sitwasyon ni Maya. Marami ding tumistigo at nagbigay ng patunay na si Beata ay inosente. Wala itong ibang hangad kundi ang gumaling si Maya. Gumulong ang kaso noong 8 linggo at noong November 7, 2023, nagtipon-tipon ang jury upang mag-deliberate. Lumabas ang verdict ng kaso matapos naman ang 2 araw. Hindi sila binigo ng langit at tila nakatingin si Beata mula sa itaas. Pinanigan ng jury at ng korte ang pamilya Kowalski. November 9, 2023, napatunayan na ang John Hopkins All Children's Hospital ay guilty sa lahat ng kasong isinampa sa kanila at inutusan na magbayad ng tumataginting na $200 million sa pamilya Kowalski. Si Nurse Catherine B.D. naman ay napatunayang guilty din sa kasong battery on separate occasion at inutusang magbayad ng danyos na $30 million. Ayon sa jury, ang aksyon ng mga medical staff ng ospital ay hindi makatao. Dapat ay minonitor ito ng ospital, lalong-lalo na nasensitibo ang kalagayan ni Maya. Ngunit sa kasamaang palad ay walang nakialam ni sino man sa pamunuan ng ospital. Ang kawalan din ng aksyon ng ospital ay nakadagdag sa emotional distress na bumalot kay Beata na nagtulak dito na tuldukan na ang kanyang buhay. Habang naghihintay ng date ng trial, napabalita na noong 2022, si Dr. Sally Smith pala ay nakipag-areglo na sa pamilya at nagbayad ito ng danyos na $2.5 million. Matapos ang lahat, ipinagpatuloy ni Maya ang kanyang gamutan at sa kasalukuyan ay kontrolado ang kanyang sakit. Ngunit katulad ng nabanggit ng kanyang mga doktor, ang sakit na ito ay maaaring mag-relapse. Naging popular ang kaso ng pamilya Kowalski sa buong Amerika at buong mundo, kaya't maraming mga producers at writers ang nagpakita ng interes na mailathala at gawa ng pelikula ang kanilang buhay. Nakuha ng direktor na si Henry Roosevelt ang tiwala ng pamilya at napapayag nito si Jack. Ang pambungad na salita ni Jack sa documentary film na ito ay, "We build a family with love, honesty and trust. As parents,
we do our best for our children. That is what Beata and I did. You do everything for them. Kung inyo pong nagustuhan ang kasong ito, please leave a comment and consider subscribing. Tap niyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and ingat!